Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Trabaho ko tumawag sa hospital. Isa trabaho yung anak ka! Anak ka! Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Muntin Channel. Narito na nga ating mga karagdagan pang-aabangan sa Batang Quiapo. Dito na dumating sa ospital itong si David at sakto naman na narito nga itong pamilya ni Camille ng kanyang ama at kanyang ina. At dito na tinanong itong si David kung nasaan ba ito at sumagot itong si David sa ama ni Camille na nasa trabaho daw siya nung ito'y tumawag ang ospital. At hindi naman naniniwala itong ama ni Camille dahil amoy alak nga itong si David dahil katatapos lamang ng kasal nito at nag-celebrate. At dito naman na nakatikim ng suntok itong si David dito sa ama ni Camille. At buti na lamang ay agad namang inawat ito ng ina ni Camille at pati na rin security guard ay lumapit na rin dito sa ama ni Camille at dito na sinabi na huwag daw mag-iskandalo dito sa ospital dahil mabubulabog daw itong mga pasyente. Kaya agad naman na hinila ng asawa nito itong kanyang ang ama dito ni Camille. Kaya may pagkakataon itong si David na kausapin itong doktor ni Camille at nagtatanong na kung ano daw nangyari dito. At dito naman na ipinaliwanag ng doktor na ito na parang sinadya nga talaga na ilaglag itong baby ni Camille dahil sa pagkahulong nito sa hagdan dahil nakitaan nga nila na hindi aksidente ang nangyari. At dito naman ang ngako ang doktor na ito na hindi daw nila pababayaan itong si Camille at gagawin daw ang lahat na mabuhay ito. Subalit hindi naman kinatuwa ni David, sinabi ng doktor. Kaya nang makatalikod ito, dito naman na isinagawa ni David itong kanyang plano na tapusin ng tuluyan itong si Camille. Nang sa ganon ay hindi masabi ni Camille ang kanyang nalaman at nakita sa loob ng simbahan, lalo pat nalaman dito ni Camille na Jesus Nazareno ang ginagamit na pangalan ni David nang ito'y magpakasal dito kay Catherine. Baka mabisto pa siya at ngayon ay ang gustong mangyari nito na manahimik na nga itong si Camille. Kaya napilitan din na tapusin ni David ito. Hanggang sa walang kalam-alam itong si David na may nakalagay pa lang CCTV sa loob ng ICU dahil nga sa sinabi ng doktor na parang may gustong pumaslang dito kay Camille at sinabi nito sa pamilya ni Camille kaya mas minaigi na maglagay na lamang ng kasiguraduhan upang malaman nila kung ano ba talaga ang mangyayari dito kay Camille. At nagulat naman itong si David nang makabalik itong si Marites sa kanilang tahanan at dito nga na ibinalita kay Rigor ang nangyari kay Camille na wala na nga daw ito at pati itong kanilang magiging apo ay wala na rin. At nagalit naman itong si Rigor at isinisi itong si Marites sa nangyari kay Camille. At kunwari nagdadalamhati itong si David sa pagkasawi ng kanyang magiging anak at itong si Camille. At walang kalamalam si Rigor na itong si David mismo ang kumitil sa buhay ni Camille. Sa kabilang banda, nagpaplano na rin itong si Olga na wakasan ang buhay dito ni Marites. Nang sa ganon ay makaganti daw itong si Olga sa nangyari kay Bubbles at kay Greg at dahil nga kay Tanggol ay malaki ang atraso ng pamilya ni Tanggol dito nga kay Olga. Kaya ngayon maghihiganti naman ito sa pamamagitan ni Marites. Kaya agad na inihanda ni Olga itong kanyang patalim at pilitin na saktan itong si Marites na walang kalaban-laban dahil nakatalikod na ito at abala sa pagbibinta. Buti na lamang ay napadalaw itong si Tinding doon sa pwesto ni Marites at nagulat din ito nang bigla ang mangyari na ang pananaksak dito kay Marites at agad na humingi ng tulong itong si Tinding na dalhin agad nila sa ospital itong si Marites dahil sa taong iyon. At dito naman naisipin dito ni Marites na baka ang gumawa nito sa kanya itong mga tao na naghahanap kay Tanggol dahil sa nadawit daw ito si Tanggol sa mga masasamang loob dahil sa ipinaliwanag ng mga taong kumidnap nga dito kay Marites na si Tanggol daw ang kanilang pakay kung nasaan nga ba ito nakatira ngayon at kung pwedeng ituro ni Marites. Kaya yan ang ating pakatutukan ng pagkakakulong dito ni David. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood.